para naman kay Stephanie, ang disiplina at pagtutuwid ang siyang naging daan upang tunay niyang maunawaan ang mga salita ng Diyos at matutunan kung paano ang tunay na magbigay ng papuri sa makapangyarihang ama sa pamamagitan ng musika. Grabe yun ang iyang pag-antos. I'm not a good talker, di ko kayo makasultit, but because of him, I can compose songs of worship. Kay akong giagian, di igid lalim, di basta-basta. But I am grateful because of him na ako dira, gatindog sa tubangan, gakanta, gaawit, gashare, ug songs of worship sa buo kalibutan. I never hate pastor na ginadisiplina ko niya. Katuman ng gawas mo nang ginasulti na giloy-iloy kong pastor, it's a really a big lie. No. Ginadisiplina ko niya tungod kay gihigugma ko niya. And because of that, nabago akong kinabuhi. Ug nailhan ko sa amahan. And I have a salvation. Sa huli, naglabas ng saloobin si Stephanie dahil sa di makatotohan ng mga aligasyon na pinupukol at kawalang katarungang pagtrato, na parabang convicted na si Pastor Apollo kahit nakasalang pa lamang sa korte ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Gayunpaman, matibay ang kanyang paniniwala na kahit wala mang hustisya sa lupain ng mga tao, nangingibabaw ang makalangit na hustisya mula sa Diyos ng kalangitan at kailanman hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang hinirang na anak. Sa tinood ng pastor, it's so painful. Nakuha na makita na ako ka. Naginaing ana. Sa mga wala na kaila sa imo, ha? Because they just believe sa ilang mga nadunggan na mga bakak. Sakit sa ko, ana. Because I know who you are. Because I've been with you since 2 years old. Nagikuha nila amahan ako. Nagikuha nila akong inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa ako, ah. Ingani ka dautan ang kalibutan. It's too painful. But I have to follow what you said. Paligon lang mo. Kung wala lang ka, pastor, nagtudlo sa mugugma. Kaning mga tao naging anis sa imo, ha? We don't know what we will do, fast, pastor. Because we can die for you. Tungod kay ingana ka, kaya ni mong ihala na yung kinabuhi para sa kaluwasan sa isa. Ing anak ka kamaayo. And now these people, ing anak ilang paghugaw sa imong pangalan. They accuse you many things na sila man mismo nagabuhat, ana. Ang ako lang ginahunami mo kong spiritual. And this is all kanita na mahuman rapod ni. And one day mag-uban-uban ta. Mauna ako ginatuuhan. Kabalo ko na dili pasagdan sa amahan ang gingharian. Dili pasagdan ang anak. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Samantala, binasag na ang katahimikan ng ilang banyagang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa mga paratang ngayon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Mahigit 10 taon ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang Brazilian national na si Mike Dennis Oliveira. Mula 2015 hanggang ngayon, buo ang kanyang paniniwala sa mga turo ng KOJC at sa spiritual leader nito na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang kanyang 2 na kababatang kapatid na babae at mga magulang ay KOJC members din sa Brazil. Pero dahil sa patuloy na paninira sa butihing pastor, ay binasag nito ang kanyang katahimikan. No one that has so much concern about family is stupid enough to let your younger sisters in a place where there is a rapist. No one. There are many accusations about pastor saying that he's a rapist, saying that he doesn't have love for children, whatever they are saying. Ayon kay Oliveira, hindi siya magtatagal sa KOJC kung sakali mang totoo ang mga paratang kay Pastor Apollo. Me, myself, as an older brother, I would never let my whole family, especially my small sisters, in a place where there is a rapist. If Pastor was one, really, I would never be here in the kingdom. I would not just not let them be here, but me, myself, I would not be here.
Ang kapwa niya KOJC full-time worker mula Brazil na si Natalia, nagpasalamat sa tulong ng butihing pastor. Kung wala raw kasi ang mga turo ng butihing pastor, ay patuloy itong mapapariwara sa buhay, lalo na't puno ng kamunduhan at kahalayan sa Brazil. Pastor was the one who brought me to the light, and he was also the one who presented me the words of God. Without pastor, I was agnostic. I don't really care about the if I exist in God. I don't really care about even my own life. So if was not by pastor, I would not be here today. Dini Prado, kabaliktaran sa mga akusasyon ang tunay na nangyayari sa loob ng KOJC. Katunayan, itinataas pa nga ni Pastor Apollo ang digdidad at binibigyan pa ng disenteng buhay ang mga kababaihan sa loob. Dahil dyan, mayorya sa KOJC administrators ay kababaihan, tanda ng paggalang ng butihing pastor sa mga ito. Kakibat na dyan ang angkop na disiplina. He just want us to grow and be only excellent so we can also be good as leaders. But it was never about, you know, the way they're saying. Not only, even our father and mother, they also discipline us. So, if you don't want to follow what they say, of course, they just want the best for you. That's why they're disciplining you. Pinag-aaralan na ngayon ng legal counsel ng KOJC ang paghahain ng kaso sa mga bagong lumitaw na paninira laban sa butihing pastor. Ayon kay Attorney Estrelito Torion, mapipilitan silang gawin ito dahil labis na ngayon ang smear campaign sa spiritual leader ng KOJC. Itong mga complainants na ito, alam namin, tinuturuan lamang kung ano yung isasabi nila. At at the end of the day, baka hindi na itututulungan ninyo, no? At of course, magsasabi na ito eventually ng totoo, no? And ma-unmask kayo. Sa huli, nanindigan ang mga KOJC worker na aming nakausap na hindi magbabago ang kanilang paniniwala kay Pastor Apollo. At kahit anong mangyari, kanilang tatayuan ang paniniwalang inosente at bawang kabutihan lamang ang hangad ng butiing pastor sa kaluluwa ng lahat ng tao. Pastor, we are all going to stand for you, Pastor, because we know that all of these things are just lies and we are here with you until the end. Thank you, Pastor, for all your love and being with us. And thank you, Pastor, for everything. So, Pastor, first of all, thank you so much, Pastor, because you've done so much. You've done so much to me, to my family, and there are no words really to express everything that you have done for us. And me and my family, our faith is very strong. And I hope you know that we love you, and this is not just coming from my mouth, but it's coming from my heart and my whole family. Ang sabi nga ni Pastor, tatag lang, lilipas din ito. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeja, SMNI News.